Sabi ni Propeta Muhammad sa sabihin Allah Ta'ala yakul. Tunay na sinasabi ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakat mahabbati lilladina yatazawaruna min ajli. No? Karapatan ng ang aking pagmamahal ng sino mang nagdadalawan para sa akin. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakat mahabbati lilladina yatanasaruna min ajli. At karapat dapat ang pag-ibig ko sa silang sino mang nagtutulungan para sa akin. Subhanallah. Ang pagmamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay karapat dapat sa mga gantong klaseng tao. Sino ang una? Ang mga nagdadalawan para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. O nagdadalawan sa mga pagitan ng mga kapatid. At nagtutulungan sa pagitan ng ating mga kapatid. Kaya ang ating mga kapatid, kung tayo nagtutulungan, tayo nagdadalawan, nagmamahalan, para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, insha'Allah Ta'ala, makakamit natin ang pagmamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag nakamit mo ang pagmamahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano pa kayang kasamaan na maaaring mangyari sa iyo? Ang sunod na hadith na ating babasahin ay isang medyo mahabang hadith at napakaganda ng kahulugan. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu yawmal qiyamah. Ang sabi, pitong klase ng tao na pasisilungin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw na walang silong maliban sa silong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ang sabi, ang unang-una, imamun adil. Unang-una, yung leader, imam, amir na naging makatwiran. Kadi, sino mang namumuno na naging makatwiran siya sa kanyang pinamumunuan, pasisilungin siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang silong sa araw na walang silong maliban lamang sa silong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ang sunod, washabun nasha'a fi ibadihi, no, fi ibadatillahi ta'ala, no, ang sabi ganyan, shabun, mga kabataan na ginugol ang kanilang lakas, kanilang pagiging bata o kanilang kabataan sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ilan pa ba sa ating mga kabataan ang handang igugol ang kanilang kabataan para sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit, kung gagawin natin ito, ay pasisilungin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw na walang silong, maliban lamang sa kanyang silong sa araw ng paghuhukom. Ang sunod na nakatangian ng tao na kanyang pasisilungin, warrajulun kalbuhu muallakun bil masajid o muallakun bil masjid. Lalaki, no, o tao, in general, na ang kanyang puso ay nakasabit sa masjid. Literally meaning, no? Pero hindi yun. Yung ibig sabihin yun, yung tao na yung puso niya ba ay nasa masjid palagi. Kumbaga, para bang lagi niyang gusto na nagpupunta sa masjid. Ito yung mga taong ang kanyang lugar ay masjid. Magsasala siya ng 5 beses ang araw o 5 beses sa buong araw sa masjid. Ang kanyang mga patay na oras ginagawa niya sa masjid sa pagbabasa ng Quran, pagsasala ng sunnah. Ito yung mga tao na kalalabas ng masjid, parang gusto na naman niya bumalik. Pag tinaglay natin ito, pamamanahan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkakataon na makasilong sa kanyang silong sa araw na walang silong, maliban sa kanyang silong sa araw ng paghuhukom. Ang sunod, warajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dhalik wa tafarraqa alayhi. Ito yung dalawang lalaking nagmahalan. Dalawang lalaking nagmahalan para kay Allah. Ito yun, na nagmahalan sa kapatiran, na nagsasama sila, nagkikita sila, nagtitipon sila para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sa pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sa pag-aaral sa mga kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At naghihiwalay sila para din kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung dalawang tao, Muslim, mananampalataya, na nagmahalan, nagkikita at naghihiwalay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasisilungin din siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang silong, sa araw na walang silong, maliban sa kanyang silong, sa araw ng paghuhukom. At ang sunod, warajulun dhakara Allahu khaliyan fafadat aynahu. Ang lalaki o tao, mananampalataya, Muslim, na sa kanyang pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang pag-iisa, ay naluha ang kanyang mata. Dinluha na ito na pag-alala niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala habang siya'y nag-iisa. Hindi po yung nasa maraming tao na tulad ng nakikita natin sa mga ilang mga pananampalataya, mga kapatid.
Ang pag-iyak para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ginagawa ng lingid. Hindi mo pinakikita sa tao, lamang siya lang ang nakikita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag nangyari ito sa iyo, na ikaw sa pag-alala mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyong pag-iisa at tumulo ang iyong luha, ay pasisiluhin ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang silong, sa araw na walang silong, maliban sa kanyang silong, sa araw ng pagbubuhay. At ang sunod, rajulun da'athu imra'atun data hasbin wa jamalin faqala inni akhafu Allah ta'ala. No? Ang sunod, pang-anim, isang lalaki po, no, na inakit ng isang babae na merong kakayanan sa buhay o merong posisyon sa buhay at merong natatanging kagandahan at tinanggihan ito. Tinanggihan ito ng lalaking ito at sinabing natatakot siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sino ang may kayang gumawa nito sa mga mananampalataya? Inshallah, naway ibilang tayo ni Allah sa may mga gantong klaseng pananampalataya na tinawag ng isang babaeng maganda at merong sinasabi sa buhay at tinanggihan natin. Ibig sabihin, tinatawag lang basta, ibig sabihin, niyayakag sa paggawa ng kasamaan o inaakit. Ito yung mga tao na papapasukin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang silong, sa araw na walang silong, sa araw ng pag-uupo. Ang sunod, o ang panghuli, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa